May 17. Thank you, kuya. Ingat. Hello. Hi guys! Isang napakamainit na umaga sa inyong lahat. Buti na lang meron kaming milk tea ng Mcdo or milk tea Mcfloat, yun yung tawag sa kanya daddy. Dalawang klase to, isang regular, yung parang ano, original milk tea, tsaka isang winter melon. Kung bibilihin mo siya ng solo, yung maliit 49, yung malaki naman 65. Sana natin. May nakalagay kaya kung ano yung winter melon? Wala siyang label. Bago yan ang Mcfloat. Parang nakalagay lang talaga sa ano eh. Sa mga regular na Mcfloat. Ang mura niyan, parang tinapatan niya na yung ano, yung milk tea sa Chowking. Oo, walang nakalagay kung ano yung regular. Ayan, ito. Classic milk tea, ito winter melon. Walang nakalagay. Siguro nilalagyan nila lang ng ano, label yung classic. Yung classic. Sa itsura niya, wala namang ano. Teka, i-focus natin. Ganyan lang yung itsura niya. Ang nakikita lang yung pinaka-Sunday na tunaw na. Pero yung reality, eto. Ito yung reality. Ayan. Siyempre, dahil pinadeliver na namin, medyo natunaw na yung ano, yung Sunday. Sobrang init ba naman eh. Daddy, ano sa'yo? Akin yung classic. Try natin. Tao lang. Itong classic masarap siya. Okay sa akin kasi gusto ko yung ano yung sagong siya na ice cream tea. Kung alam niyo yung ice cream tea sagong siya, masarap din yun. Parang ganito siya. Dalawang klase yung sagong siya. Ice cream tea tsaka ice cream milk tea. Yung tea lang yung ino-order ko. Pero siguro ito, gantong-ganto yung lasa ng ano nila, ice cream milk tea, no? Ito naman yung parang masarap normal siya. Na ano, winter melon. Tapos may ice cream na siya. So parang creamy winter melon. Oo. Hindi siya sobrang tamis. Itong classic, hindi siya sobrang tamis, pero creamy siya. Patikim ako ng sayo na. Teka. May in-order din pala kami pagkain. Parang mas masarap yung winter melon. Para sa akin, ha? Para sa'yo. Umorder kami ng fries. At saka ng burger. Try natin itong winter melon ni Bry. Grabe, yung sarap! Diba? Mas masarap yan. Mm-hmm. Ito parang may ano eh. May parang yung classic, masarap siya, pero parang ano. Parang aftertaste, oh. Red bean. Oh. Red bean, no, munggo. Parang munggo, hindi ba? Hindi ko nga ma-explain kung anong lasa eh. Pero okay siya, masarap siya, pero ano. Ito kasing classic, parang siyang ano, kung talaga mahilig ka sa sobrang creamy, ganun. Kasi siguro dahil nasa ano, ice cream na. Nasa ice cream. Pero itong sarap yung winter melon. Ito naman yung winter melon, di ba yung winter melon na lasa, nadagdagan ng ice cream. Oo, tsaka ito kasi, yeah. Yung winter melon, medyo may lasang dahon. Parang bumagay yung ice cream dun sa winter melon. Daddy. May tao pala. Ang sarap ng winter melon, guys. Pero masarap din to. Masarap din yung classic. Pero kung papapiliin ako sa dalawang to, winter melon. Winter melon pipiliin ko. Pearls na lang ang kulang. Ayoko nga na walang pearls na. Oo, wala siyang pearls. Ano lang siya? Wala silang bobo. Ano di? Di ba masarap? Pero para sa akin ha, yung gusto ko yung winter melon. Ako din eh. Ako din, kung pipili ako, gusto ko yung winter melon. Although masarap din naman to. Pero syempre, kung mamimili nga, winter melon. Kasi ito, parang sobrang creamy siya.
ganun siya. Parang wala siyang hint ng tea, no? Walang ganun. Oo, oh, parang ano, red bean. No? Oh, diba? Tapos parang ang aftertaste namin, sabi rin ni Bry, parang munggo. Yung aftertaste, parang lasa siyang munggo. Hmm. Munggo. Pero ito, sarap. Ang sarap talaga. Bukod sa price, order din kami ng chicken fillet sandwich. Wala pa kasi yung mga regular burger nila. Maaga pa kasi, guys. Sobrang init ngayon, no, Dad? Ano bang heat index natin? Sobrang init. Kaya tamang-tama, nakita ko sa Facebook, ready na to. Parang pwede nang bumili. Available na siya sa mga Mcdo branches. Kaya yun, bumili na ako. Tamang-tama yun para sa ganito kainit. Oo. Kasi very refreshing siya. Saka feeling ko nga kung ano, ipipigilan ako, tuloy-tuloy ko sa iinamin. Saka yung sa ice niya, kasi nakikita ko, nagbasa ako ng mga comments eh, panigurado daw na sobrang daming ice. Hindi, guys, sakto lang. Pero sa panahon ngayon, ako mas gusto ko yung maraming ice. Ikaw, Daddy. Ako, sakto lang. Basta malamig lang yung drink. Hindi siya yung ano, yung panay ice, tapos cortex. Ito naman sa akin. Wala pa silang burger eh. Yung regular na burger. Ano lang meron sila, mga breakfast. Hamdesal. With egg ba yan? Hamdesal. Cheesy egg desal. Cheesy egg desal. Nga pala, guys, share ko lang ah. Kasi diba, pinadeliver namin to. Yun. Yung normal lang, tumawag ako, tapos kinuha nila yung order ko. Tapos, nakausap ko yung ano, yung, di ba yung agent? Natuwa ako sa kanya, mami. Natuwa ako sa kanya kasi very helpful siya. Kasi yung ano, syempre, first time namin order yung milk tea. So, yung order namin pa isa-isa lang. Ang ginawa ni agent, since medyo mataas yung, hindi naman medyo mataas, ginawa niya, pinababa niya yung bill natin. Kasi dapat ang order namin, guys, tag-isa, tapos isang burger, isang large fries, diba ganon? Ang ginawa ng agent na yun, parang pinag-combine niya, parang value meal. Kasi mas makakamura daw kami pag yun. So natuwa ako, kasi sinabi ko, nung after nung i-end na yung call, sabi niya, i-direct niya ako sa customer satisfaction. Yung customer satisfaction, guys, ano yun? Survey, parang survey siya kung ano ba yung naging performance ni agent, kung okay ka ba sa kanya, kung nasiyahan ka ba, natulungan ka ba niya, gano'n. Alam namin yun dahil nag-call center kami dati. Kami, magkasama kami na lang. So yun, sabi ko, you know what? Let me talk to your supervisor. Nagulat pa kaya ente. Nagulat, alam ko nagulat siya. Sabi niya, siguro hindi niya in-expect eh. Sabi ko, you know what, let me talk to your supervisor. Tapos sabi niya, for what reason, sir? Sabi ko, wala naman, gusto ko lang siya makausap kasi you did a great job, sabi ko. Kumbaga, so, kinomend niya. Kinomend ko si agent. Kasi, sobrang laking bagay yun sa mga call center agents, guys. Nag-comment niyo sila sa mga supervisor nila. Oo, kasi sigurado, tataas yung moral niya, yung confidence niya. Kasi galing kami call center. Ako, maraming beses ako na-comment. Kasi hindi nang pag-comment. So, ayun. Tinawag niya yung supervisor niya. And then, nakat pa nga yung line niya. Ang ginawa ni supervisor, tumawag sa akin. Tapos yun, sinabi ko sa kanya yung dahilan. Tapos sabi nga niya, thank you daw. Nagka-thank you rin sa akin. Tapos sabi niya, dapat naman daw talaga gano'n na binibigay ng agent yung customer service na tama. Pero sabi ko hindi yung basta order ka lang ng order, di ba? Pero sinabi ko sa kanya, maraming beses na akong tumatawag. Iba't iba sa agent mo, ganyan. Sabi ko, so, kinukomend ko siya. Tapos yun, pasalamat siya ng pasalamat. Tapos, meron kasi agent na parang robot lang sila. Kung ano yung sabihin mo, sige, type sila, order ganyan. Pero may iba naman na parang, di ba, parang katulad ng ginawa sa'yo. Si agent kasi, ano yun, nag-extra mile siya. Mm-hmm. Hindi lang yung nasa script ang ginawa niya. So, nagbigay din siya ng beyond our expectation. So, yun. Natuwa lang ako. So, natuwa dahil nga nakatipid kami, di ba? Mas mura yung binayaran namin. So, siguro din, Daddy, first time ng agent na yun na makomment. Pwede, no? Or pwedeng may problema siya, tapos ginawa mo yun, parang nagkaroon ng kasiyahan sa buhay niya, yung mga ganun. Binigyan niya ako ng good vibes eh. So parang binalik ko lang din sa kanya.
parang good vibes. Uy, ang ganda ng ginawa mo sa akin. Ito, babalik sa simpleng commendation. Salita lang yun, pero makimbaga yun para sa kanila. So, agent, Mcdo. Kung sino man yung agent na yun. Good job. Libre ka namin ng milk tea minsan. Yung presyo niya, guys, sasabi ko na kanina, kung bibilhin mo siya ng solo, 49 yung gantong size, yung regular. Tapos, 65 naman yung large. Ngayon, kunwari, bumili ka ng meal, ng value meal. Yung regular drink mo, papapalitan mo ng ano, ng milk tea. Add 25 pesos lang yun. Pero kung gusto mong large na milk tea, mag-a-add ka lang ng 30 pesos. Naka-milk tea ka na. Parehas na ng presyo, daddy, ng classic tsaka winter melon. Pero sa mga first time, kunwari, isa lang talaga yung bibilhin nyo. Bibilhin nyo winter melon, guys. Sarap. Ang sarap talaga. Hindi siya sobrang tamis. Kasi pansin ko yung sa Chowking ngayon, parang sobrang tamis na lang siya. No, di? O siguro dito lang sa brunch namin ganun. Pero ito yung parang, tamis. Itong sarap. Ito yung parang talaga yung normal ng milk tea. Mm-hmm. Kung nagmi-milk tea kayo dyan, yung mga milk tea lovers nyo, parang normal na milk tea, tapos pinakreamy lang. May aftertaste siya. Pero masarap siya, masarap. Pero kung ina-expect nyo, yung sobrang pang high-end na milk tea, hindi ganun guys ah. Siguro parang, daddy alam mo yung slurp? Oo, parang ganun. Kung alam mo yung slurp guys ah, yung kulay pink na milk tea sa 7-Eleven, magkano yun? Parang 70 plus. 70 plus pesos yun. Ito 49 pesos lang. Mas mura. Pero mas masarap. Mas masarap to dun. Pero parang ganun nga yung lasa niya. Huwag kayo mag-expect na yung mga... yung parang masyadong mataas yung standards nyo ha. Oo. 49 lang to. So, huwag kayo masyadong ano dyan. Pero kung ikukumpara mo siya sa Chowking, para sa akin guys, mas gugustuhin ko to. Dahil nga yun, yung sa brunch dito sa amin na Chowking, masyado na silang matamis gumawa. Yun nga lang, may pearl yun. Eh, eto meron naman tong sundae. Ako, eto yung pipiliin ko kaysa yun. So, final verdict namin guys, sobrang... okay siya. Hindi siya yung sobrang sarap na talagang level ganun. Okay siya. Oo. Yung parang ako, pwede na sa akin to yung araw-araw kung mag-crave ako sa milk tea. Pwede na to. Pero, ibang level to sa Macau level ha. Siyempre, cheesecake yun. Iba naman yun. Pero, pwede na siya sa presyo niya, 49. Kung papapiliin kami, naubos na ni Bry, classic or winter melon? Winter melon. Ako din, winter melon ha. Pero, okay din to ha. Pero, ako winter melon. Kung papapiliin. Kasi, ito parang... oo, masarap siya. Kasi ito yung una ko na-try, diba? Okay sa akin. Pero nung na-try ko to... mas okay yun. Mas okay to. Ang sarap niya talaga. Although, mas okay to, pero mas okay to. Okay, ganun okay na. Okay to. Winter melon tayo, guys. Winter melon. Pero naubos ko siya. That's all for today, guys. Thank you for watching. Bye na! Sa ulitin! Bye! Don't forget to chill!